Bago yung appearance, di ba kanina pinakita ko sa inyo yung kung saan mag-install ng pictures, ng video. Ito, ang ginagawa ko is pwede ako maglagay ng image. So, kuha lang kayo ng image dito, pag-click nyo dito. Hindi dito ha, hindi sa mismong dito. Dito sa kaliwa, choose image. Pag-click nyo, kuha kayo ng pictures. Okay? So, kung meron nakita mga pictures yan, let's say yung client mo, may mga pictures na sinabi sa'yo, hoy, magandang Sheena, may picture na tayo dun sa lating media library. Folder yon kung saan nandun mga videos, pictures. Kumuha ka doon, okay? Ito rin yon, ito rin yung folder ng media library. Ito, media. Ayan, nakita nyo, library. So, tayo ay nasa media library kung saan naglalagay ng mga pictures and videos and even files. Okay, mga PDF, ganyan. So, kasi may mga client na may website sila at gusto nila ilagay yung kanilang PDF para kapag naglagay sila ng PDF copy nila, ang magiging link nun pag galing sa media library ay may kasamang website link nila. So, mas credible kesa nilalagay lang sa Dropbox or nilalagay sa Google Drive, yung parang doon nilalagay, doon sinesave. So, instead na ganun, sa website. Kasi at least nakalagay yung pangalan ng kanilang website, di ba? So, ito yon, dito yon, di ba nakita nyo? Sige, ito. Click na lang natin. Kukuha ko na isang sample na PNG. Ayan, nakita nyo? Ito yung kinakopy ko sa baba. Ito yung magiging link ng picture na to. So, kung PDF to, magpo-provide si WordPress ng link. So, kinopy ko ha. Nakita nyo, merong, instead na na yung mismong file name lang ng picture, ang bibigay niya is yung buong link. Kasama yung website name. Website link ko. Di ba mas maganda? Yan. So, kung yung mga client nyo, kunwari, gumagawa siya ng downloadable PDF file at ilalagay sa email, ganyan yung pwede mong parang bibigay sa'yo na link. Kung sa website na siya gumagawa ng downloadable file, ha, ito yung bibigay, ito yung embed mo sa email para pag-click nila sa button na, download this PDF for free guide. Pag-click nila, ito yung makikitang link. Kesa yung Google Drive link kasi mas maganda pa rin yung may website name nila, di ba? Yun yung tinutukoy ko, ha? Bago natin ituloy yung video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Oh, ito pa nga pala. Sige, balik muna tayo kasi nadaanan natin ang pages kanina. Dito kasi pag hinover mo yung mouse mo, makikita nyo, di ba, yung edit, quick edit. Pero mga pagkakataon na hindi nyo kailangan pasukin yung mismong page or yung post. Pag may mga quick edit lang, i-click nyo yung quick edit. Kasi sabi ni client, sinaligay mo lang yung ating page dun sa under ng, kunwari, landing page sample. Lagay mo lang under dun sa blogs. Ibig sabihin, pag nilipat ko sa blogs, yan, kinik ko yan. Tapos, in-update ko. Yung landing page, magiging under siya ni blog sa website. Diba? May blog section tayo doon. Magiging under siya noon. Kung every time maglalagay ako ng mga post sa ilalim ni blog page, magiging under siya ng under noon. Okay? Kunwari, sabi naman ni client, ayoko siya ng merong under-under. Gusto ko nakabukod lang si landing page. Gusto ko wala siya sa kahit anong page. Gusto ko bukod siya. So, ilalagay ko lang siya dito sa main page na parang parent. Ito, ginawa ko to all for my own, ha? Maaring iba yung sa client mo, pero I hope nagigets yung idea. Pag main page na no parent, ibig sabihin, pag in-update ko, wala siya, hindi siya magiging under nito. Kasi may mga pagkakataon yung client ganun. Ayaw niya ng kasama sila dito. Parang separate siya, 'di ba? Landing page. So itong landing page na to, pwede ko 'tong magamit sa mga emails ko nga or sa email ni client na hindi mahanap ng kahit sino. Kasi nga 'di ba, wala siya dito. Hindi siya ma-search, 'di ba? Unless makita nila 'yun sa email ko, sa mga nag-sign up lang, sila lang ang magkakaroon ng access doon. Dati naman kasi talaga may access naman ako sa WordPress, hindi ko naman kailangan bumili. Kaya lang, syempre, 'yung kung pag-practicean 'yung WordPress ni client. So sabi ko, since nag-aaral naman ako about freelancing, kailangan kong gumawa ng aking sariling profile, bumayad na talaga ako, nag-invest ako. Although hindi ko naman kayo sinasuggest na bumili kayo ng sarili nyo WordPress o na kayo ng inyong sariling hosting account, gumawa kayo ng WordPress nyo, gumawa kayo ng website nyo. Hindi ko naman sinasuggest. It's up to you if you want to practice it, kung paano ko siya pinractice din on my own. Kasi mas nakadagdag siya sa confidence ko. Pero since hindi ko na siya ginagamit ngayon, more on online job sites na, and pwede ko na rin ilipat yung mga information ko dito sa WordPress to other free sites kagaya ng Google sites, ganun na yung gagawin ko. Okay? Maganda lang kasi na-experience ko, tamo, na isi-share ko sa inyo. And nasasabi ko rin sa clients na I built my own site.
from scratch. Diba? I created my own landing page. I know how to use Elementor. I know how to use kahit basic, diba? Iba yun. For me, kumbaga may dating yun sa kanila. So, ang iba-iba ang mga website builder. And yung nasasabi ko, based on my experience, is yung DB Builder na parang Elementor din at Elementor. And again, marami pa po. You just have to familiarize yourself kung paano at kung saan gagalaw pag pumasok na kayo sa loob ng WordPress ni client kagaya ng ginagawa natin sa Elementor. Ayan, ito, familiarize yourself ha, kung ano yung mga nasa loob nito. Comments, kung mayroong mga blogs yung, man ba yung blogs or articles yung client nyo, may mga sumasagot, may mga nagko-comment dun sa website niya, di ba? May mga article about makeup, ganyan, tapos may mga nagko-comment. Ang mahal naman po ng makeup nyo, oh, ang ganda ng mga makeup nyo, mga reviews, ganyan, dito yung lumalabas sa mga comments. Pero mga pagkakataon na, kunwari mga spam yung mga nagme-message, di ba? Kung ano mga pinaglalagay. Pwedeng hindi approved ni client yun, hindi ngayon siya lalabas. Kung i-approve naman, kung ayun o, nakalagay, unapproved, ibig sabihin, currently in-approve ko siya, naka-approve siya. And dun siya lalabas sa post or blog na how to make money on Fiverr for beginners. Okay? Dito yon. Pakita na natin. Yung link ng actual post. Pupunta ngayon ako sa main page, sa ano, sa front end, sa harap. So, ito yung post na yan. Tapos, dito sa may bandang baba, yun yung mga comments. Ayan, nakita nyo? In-approve ko, kaya lumabas. So, kung yung client nyo, sabi niya, uy, pa-approve naman ng mga comments natin. O, punta ka sa comments. Tapos, ayan, tignan mo baka meron mga dapat i-approve or mukhang scam or spam. Huwag mo i-approve. Oh, no. Or, ayan, ano, sabihin mo, spam yun. Kung may mga di-delete, i-trash nyo lang, buburahin. Trash means delete, okay? Ayan. Ay, ito yung mga nauna kong pinaggagawang style, design. Nung wala pa yata ako, ano, parang nag-iisip pa ako paano gusto ko maging itsura ng ano ko, parang homepage ko ganyan. Ayan, o, diba, maganda-ganda naman na to. Pero nung una, ganyan lang itsura niya. Ay, iba yata gumawa nito, hindi ako. Baka yung, ano, isa sa mga tumulong sa akin before. Hindi ko alam kung si Ma'am Christine, siya yata nag-ayos nito. Ayan, ganyan. So, hindi ko pa siya ginagamit as template yon. Ang currently, ang template ko, itong style na to na ako nag-design. So, maaring nag-create siya ng ibang template na pwede kong gamitin na ano, na style. Ewan ko kung may nagpa-practice sa inyo ng email ha. Kunwari, MailChimp. Diba, minsan may mga pre-made template dyan. Diba, kung nanonood kayo ng tutorials natin. So, yung mga templates na yon, pwede kong gamitin at yun na lang yung pang-send ko ng email. Yung parang susundan ko, parang guide ko, yun na yun. Ito, ginawa to ng isa sa mga, kung tama ako si Ma'am si Christine or iba, ito yung gusto niyang i-propose na template sa akin na pwede kong gamitin. Ang ganda oh! Diba kita nyo? Tapos, yung current template ko, ito. Dito naman ako nag-ayos. Diba? Drag and drop nga lang. Doon ako naglalagay ng testimonials. Doon ako naglalagay ng image. Ayan, ng videos. Ito yung template ko. Okay, so yun yung template. Okay, nasa tools na tayo. Ito mga makikita natin sa tools. GDPR cookies send. Kasi guys, hindi naman kailangan lahat galaw-galawin. Lalo na pag VA kayo. Mostly, sasabihin naman sa inyo ng client kung ano yung mga kailangan nyo. And kadalasan, sa akin, nung VA ako, ang halos ginagalaw ko lang is yung media library, yung page, yung post, yung plugins. Ayan, users. Yun lang halos ang mga pinapagalaw sa akin. Kasi kapag yung mga, kunwari mga coding-coding na ganyan, yung website developer na niya or yung client mismo ang gumagalaw. Kung hindi ka ganun kagaling sa pag-aayos ng mga codes, yung mga basic HTML, mga HTML o CSS, ganyan. Kung hindi mo alam yun, you can inform your client, I'm not comfortable in doing HTML, but I'm willing to learn. Di ba ganyan naman tayo madalas? Di ba? Pwede nga sa iyo, kung Google mo, kung hindi, then just inform your client. Okay? Settings, magiging friend mo yan. Lalo kung ikaw ay mahilig mag-aayos sa website ni client kung may alam ka. Let's say, kanina, di ba, nag-install ako ng plugin ActiveCampaign. Kasi yung ActiveCampaign, gusto ko or gusto namin ni client ay i-connect o pag ano, parang i-combine siya with ActiveCampaign. ActiveCampaign, WordPress, pagsasamahin ko para magagamit ko yung mga emails. Kumbaga, pag may nag-sign up sa aking form sa website, papasok siya sa aking email platform na ActiveCampaign. So, syempre, para magamit ko, mapag-usap ko si ActiveCampaign at si WordPress, kailangan ko siya install. Pero hindi matatapos yun sa pag-install lang. Meron ako mga kailangang code na gamitin, kukunin ko from ActiveCampaign at ilalagay ko dito sa aking WordPress. And magagawa ko siya
gamit yung settings tapos pupuntahan ko si Active Campaign. Ngayon kung di man si Active Campaign yung kailangan mo, then hanapin mo kung nandito sa settings yung plugin na pinapahanap sa ni client or kailangan mong ayusin. Alright? So kunwari si Active Campaign, pinuntahan ko. Ito yung mga kailangan ko. Hindi ko lang ipapakita kasi nandyan yung mga credentials. Bagay, off na naman ang Active Campaign ko. So papakita ko na rin. Nandyan yung mga API, URL, API key. Diyan ilalagay yun, ini-install. Pero yung ano, yung ibang mga dapat yung malaman about yung mga integrations na sa course ko na yan. So hindi ko na maituro sa inyo. Kasi malaliman ng tutorial yan. Mga mabababaw lang muna tayo. So yan, kapag nailagay ko na yung URL and API key na tinatawag, parang susi para mag-usap si WordPress at si ActiveCampaign. Ayan, may mga tutorial akong separate para dun ha. Puntahan nyo na lang kung interesado kayo matutunan. Nasa ating YouTube channel. Alam nyo na, subscribe, notify. Pag nalagay ko na, kagaya nung nakita nyo at in-update ko, dapat lumabas na yung mga ilang information na manggagaling dun sa platform na kinukonek ko. And this time si ActiveCampaign. Indicator na pag lumabas to, indication yon na okay, nag-uusap na sila kasi nakaka-pull up na ako ng information. Okay? Tapos, make sure to update. Okay? Huwag nyo kakalimutan mag-update kapag may mga inad kayo or may ginawa kayong changes, ha? Kundi, sayang ang effort nyo, hindi siya masisave. Just in case, merong mga, kunwari, marunong ka naman kahit papano sa mga basic HTML na ganyan. Normally, dito ko yun. Meron ako kunwari i-edit dun sa codings. Kaya lang, medyo kinakabahan ako pag ganun eh. Sabi ko nga, hindi ako ganun kagamay. So, dito yun sa theme file editor. Kaya lang guys, malaliman na to ha. So kung hindi pa kayo masyadong kampante sa paggalaw-galaw ng mga ganyan, nakita nyo? Ayan, kasi isang mali lang dyan, isang mabura mo lang, isang may ma-edit ka na hindi tama, maaring magulo yung website niya. So ingat-ingat kayo sa paggalaw ng mga ganyan. Minsan nandito yun sa team footer binabago. Kunwari may pe-paste kayong code sa, na galing kay ActiveCampaign, yung mga tracking na tinatawag. Kukuha kayo dun, tapos sabi ilalagay nyo raw dito. So, kung hindi kayo komportable kasi dito nagaganap yung mga code. Diba? Kumbaga program. Kumbaga sa robot, hindi gagana ang robot kung mali ang programming. Diba? So, kung dito hindi nyo kabisado, humingi kayo ng tulong or magsabi lang kayo sa client nyo na hindi kayo komportable or I need some guidance para dito. Kasi syempre, diba? Nakatakot. Ako kapag kasi kunwari sa team footer, bago ako gumawa ng changes, ang ginagawa ko, hina-highlight ko lahat yan at kinaka-copy-paste ko sa Notepad. Ayan. Para, kumbaga, gagawin ko siyang backup. Yes, kasi syempre, di ba nakakatakot? May kinakabahan ako pag yun. Alam mo, kung i-edit ako, minsan nagkukross pa ako. Yung gano'n kasi nga, ay, hindi ko sure pinagagawa ko. Ginugoogle ko. Pero, kumbaga, konting changes lang ano ko. Kinakabahan ako. Pero, nagbabackup na lang ako. Para in case magka-problem. O, client, here's the code. Paste agad ako. Save. Ano ulit? Update. Para bumalik sa dati. Gano'n. So, nagbabackup ako kung hindi ako sigurado. Pero, kung kaya mo naman, go, di ba? Go. Lakasan ng loob. Pero yun nga lang, mag-backup ka para lang save. Dito yun sa theme file editor. Dito naglalagay ng mga, nag-aayos ng mga parang codes. Ayan. Mga, parang programming nga. Mga codes. Theme footer, theme header. Ayan. Ito yung mga pangalan ng mga kung saan part ng, parang part ng website kung saan ka mag-edit ng mga true codes, ng mga bagay doon true codes. Appearance kasi kung saan ka nagdi-design, nag-aayos, di ba? Customize, ito, widgets, yung themes, kung anong gusto mong, kunwari, wala kang Elementor, under appearance, punta tayo kay themes. So, themes, di ba parang kumbaga sa cellphone mo? Di ba yung cellphone mo, gusto mo, may mga design ng kulay green, background mo kulay green, may matching, may mga lobo-lobo. Parang style, di ba? Kumbaga sa birthday, anong theme nyo ngayon? Safari, ganyan. O, ganun din yung idea nito. Dito, ito yung mga available themes ng WordPress. Siyempre, libre lang yan. Kung sa tingin mo, hindi mo type yung mga ganyan themes na provided ni WordPress, maghanap ka lang. Kaya, pumili tayo na isang theme. Diba? Dito nyo i-design yung inyong website. Ayan. Again, hindi ha Elementor ha. Mismong theme store ni WordPress. Ayan. Ganyan ang magiging itsura niya. Kaya lang kasi ina-adapt ni WordPress yung nilagay ko na background image. Ayan. Ganyan siya. Ganyan ang magiging itsura niya. O, ganyan. Dito nag-aayos ng header. Ayan o. Slider, content, footer. Ganyan siya. Ito yung original. Diba? Naka-malapad. Mas malawak. Pero dito, ganyan lang siya. At saka, hindi ko ma-hide. Nakita nyo,
hindi ko to ma-hide. Dito kasi kay Elementor kanina, pwede ko siyang i-reel. Pag in-edit ko real-time, may lumalabas na gano'n kung saan nakikita ko yung elements, nakikita ko yung mga kung saan ako mag-edit. Dito, ito yung binabanggit ko na, dito kailangan ko munang i-close, i-preview, yung medyo mas long method. Ganon. Ayun, nakita nyo, hindi ko siya agad-agad makikita ng ganito. Premium Teams. Ito, I believe ito yung mga bayad. Ito yung kanina, di ba, yung Teams natin parang libre. Ito, kung gusto mong bumili. Kung hindi Elementor, ayan. Ito yung mga galing kay WordPress. Or ba sa iba, tapos pinalagay sa loob ni WordPress. Kung interesado ka, bibilin mo. Dito sa may bandang task nga pala, guys, ito. Kung meron kayong kailangan baguhin, edit yung profile, dito yun sa bandang task kanan. Okay? Kung nasan yung picture mo, kung edit mo yung profile, kung nari, may mga kailangan kang baguhin information about you, click mo lang yan. Ayan, dito kayo mag-aayos-ayos. Ayan, ito yung parang ano din, sa WordPress to, wala kinalaman sa Elementor dito. O ayan, yung mga email address mo, username, last name, ganyan. Ito yung kung ano yung color scheme lang naman to, color scheme. So, pwede ka nang mamili dyan kung ano yung style. Plugins. Kadalasan lumalabas siya dito sa left side. Normally pala, lumalabas siya sa left side. Para kung may mga ipapa-edit si client, tignan mo na baka nasa left side. Dito, yun o, kung ayan, nakikita nyo. Kung wala dyan, baka nasa setting. So, hahanapin nyo lang. Kagaya nito, Elementor, in-install ko siya sa plugins. Kita na agad siya dito. Kung wala siya dito, tignan nyo sa plugins. Okay? Or tignan nyo sa settings. Kasi may mga pagkakataon, kailangan nyo silang hanapin para meron kayong gawing changes or updates. Hanapin nyo lang. So, kung wala sa mga binanggit ko na yon, then maybe wala siya sa plugins. Baka kailangan ninyo install. Okay?